Hello everyone. So ngayon nandito ako sa store ng friend ko. May kukunin akong isda. Since walang tao, okay, maingay. Kukunin natin yung mga collection na ng mga angel fish. Ito yung mga isda niya. May goldfish siya. Ito yung mga angelfish na kukunin ko. So may nakaredy ng lalagyan. Ngayon pipili tayo ng mga siguro mga sampo para ilagay ko dun sa aking big tank. So ngayon uhuli na tayo ng mga siguro mga sampo para puno talaga yung tank tsaka marami sila tsaka mas maganda tingnan. So since wala yung owner, ako nang bahala bumili. So may automatic na may balde tsaka may conditioned water na. It's now time to pick the fishes.
po na sila. So, natapos na tayo mag-pick ng 10 Philippine Blue. Nasa medyo adult size na sila. Adult size na. So, after nito, diretso na ako uwi kasi hindi ko sila nilagay sa plastic kasi nabubutas. So, nilagay ko sila sa balde. So, since walang oxygen, diretso na agad kasi baka mamatay pa or ma-stress kasi walang oxygen. So, hindi na tayo. Boss, thank you. Thank you. Finally, nandito na tayo sa bahay. Lagay na natin sila in a while. But before that, yung tank nila the tank has been running for almost 2 weeks now. Tsaka may test fish ako ng mga tin foil. Yan. But before that, kailangan natin sila i-climatize. Put in mind that before adding new fish to the tank, kailangan mo sila i-climatize kasi bago yung pH, saka bago yung water temperature, para hindi sila ma-shock, hindi sila mamatay. So, kailangan mo na sila i-climatize. Slow drip tayo. Using this hose para mix natin yung bagong tubig ng tank sa lalagyan nila. So this is the messy part. More than 10 minutes of adding slow water or water dripping to the bucket. So, I think ready na sila. Pwede na natin ilagay yung mga gusta. So, ito na naman ang messy na part. So ayan, nandiyan na yung sampo. Let's wait them to adjust to their new environment. Tsaka upunan natin sila ng video ulit.